Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video ay medyo hindi magandang balita kasi tayo guys ay nilusob dito sa ating garden. Nilusob, nakakalungkot. Ang dami nilang mga pinaggagawa. Iisa lang naman na yung ginawa nila. Nagmukbang sila guys dito sa ating garden, and yun guys yung i-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit ko na treatment dito sa mga papakita ko sa inyo. So ayan, dyan nga nakalagay yung ating mga pananim, yung ating mga seedling ng ating mga gulay. Yan, mayroon dyan mga talong, mga okra, mga labanos. Yan, dyan nakalagay. Pero, ang pumukaw talaga ng ating atensyon ay kung kita nyo ito. Yan. Hindi ko alam kung kita nyo. Yan. Yan. Diba, pupu yan ng mga uod. Pupu siya ng mga uod. Yan pa. Yun pang isang yun. And buti sana kung uod. Nung una, akala ko talaga yung mga uod, yung nagiging butterfly. Pero hindi siya guys ganun. Hindi siya ganun. At hindi ko na sila naabutan dito. Hindi ko na nakita diyan sa atin. Pero ang dami nilang pinagmukbangan. Yan, mga putol-putol. Ang dami nilang pinagmukbangan diyan. Halos naubos na yung ibang dahon dito. Hindi ko na sila inabutan ngayong umaga. Pero, yan, dito sa portion na to, diba may nakatanim tayo dito na sili. Yan, actually yung sili natin ay mapupula na. Ito yung mga siling Pasiti lang, or yung siling Tagalog. Yan, na sabi ng iba ay mga laglag lang ng ibon. Pero sobrang halang nito, or sobrang hanghang yan. Madami na siyang bunga. Pero, yun, ang mga dahon nila dyan sa dulo, puro pinagkainan na din. Puro pinagkainan. Yan o. Puro pinagkainan. Mga putol-putol na ang dahon. And alam nyo ba kung sino ang salarin? Ito guys, pakita ko sa inyo. Mahilig pala. Ito, actually, hindi ako sure kung ito din yung kumain dun sa ating mga sibling na nandudo. Yan o. Yan yung ating mga bisita dito sa ating garden. Yan. And may mas malalaki pa dyan ha. Tingnan nyo. Kahit itong bunga, kanina kita ko dyan siya nakalagay. Or dyan siya nanginginain. Dyan siya nagmumukbang. Ito, itong maliit lang na to. Nasaan na yun? Arerereya. Nawala na agad. Yun. Smile. Pinipicturan kita. Yan. And kagabi, nung ako ay nag-iikot-ikot dito sa ating garden, ay napadako naman ako ng tingin dito. Dito sa ating Gloriosum. And look, kagabi yan ha, kagabi. Yan. Actually, may napatay na tayo dito eh. Yun ang ating nategi. Tayo po ay nakapatay ng tilas. At hindi lang yan iisa. Ilan yan? Yan o, ang dami nilang mga pupu dyan. Yan. Akala ko talaga nung una, butterfly, yung uod na nagiging butterfly, yan o. At ang dami nilang namukbang. Yan. Yan pa. Nagustuhan nila itong Gloriosum natin. Yan. Ito pa. Kaya kagabi pa lang, may tinimpla na ako at nag-spray na ako. Pero hindi ko akalain na meron pa. Yun, kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo. Yan. O, smell ulit. Pipicturan. Yan. And talagang kinakain nila yung mga dahon natin dyan. Yan, o. Ang lalaki. Ang laki nila. Ang laki. Yan. At yung isang yun, kagabi pa yun, pero patay na din yan. As in, ganyan kalalaki. Yung mga tilas. Hindi ko alam kung ano sa English yung tilas. I-search natin. Makati yan guys kapag nahawakan nyo. Yung mga tinik-tinik niyan ay talaga namang sobrang kati. Hindi kayo talaga patitigilin sa pagkamot.
ayan o, ito buhay tong isang to, buhay ang isang yan. And iniisip ko tuloy, yan yung nakadapo doon sa ating mga sibling. At syempre ganun din yung paglaki yung nakadapo doon sa ating sili. And kaya pala, yung sili din natin dito, eto. Kasi sa gabi pala sila labas na labas. Sa gabi sila umaatake talaga. Nakatago sila pag araw na. Look, oh, kaya pala sabi ko, bakit hindi tumuloy ang bulaklak nitong aking mga sili? Bakit hindi tumuloy yan? Yan, oh, ang dami dapat na nitong bulaklak eh. Hindi ko maintindihan nga bakit hindi sila tumuloy. Hindi ko naman sila makita-kita. Ito pa, oh. Yan. Parang mas gusto nila ding atakihin itong ating mga gulay-gulay. Itong ating mga sili, mga labanos natin. Yan. And nga pala, yan yung ating mga tinanim na halas week, last Sunday. Yan yung tinanim natin. Ito pa. Yan. Ito yun na mga yung labanos. Labanos. Yaang luya na may suloy na din. Yun. Suloy na din yan. Ito, ito, ito. At ito pa. Nasaan? Ayun, yun, yun, yun. 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 So, ito pa yung ating panglabanos. Ito, yung luya natin ang mas naunang natanim. Medyo kitang-kita na yung mga dahon nila dyan. Yan. Yan pa din yung labanos natin. At dyan sa sulok na yan. Yan. Yan yung ating mga labanos na tinanim. So, yun nga yung problema natin. Kapag naman nagtatag-ulan, ang daming lumalabas sa mga uod, ng mga tilas, ang dami. Hindi maiwasan kasi kung mapapansin nyo po, yung paligid namin dito, yan, yung paligid, pero yung portion na yan, eh, hindi na po sa amin. Talagang madahon or madaming puno. So, hindi po talaga maiiwasan na magkaroon ng mga ganyang bisita dito sa ating garden. Talagang naglusuban sila. Lalo siguro nakita nila na tayo ay madaming mga tinatanim na nagulay, and feeling ko, kasi before ang umaatake lang dito sa akin yung uod eh, yung uod na nagiging butterfly, yun lang. Pero ito, nakakatakot hawakan, ang dami nila eh, madami. Feeling ko hindi lang yan, kasi araw na po ngayon, sa gabi talaga sila umaatake. And namukbang na pala din itong ating ano, itong ating tawag dito, burn marks. Yan o, nautay na din. Natatakot ako guys na hawakan sila ng andahon. Baka kasi meron na biglang mahawakan tayo. Yan. Yan o. So yun. So ang gagawin natin, meron tayo guys gagawin. And yun ay sa kitchen nyo lang makikita. Sa kitchen lang. Hindi kagaya nung tayo ay nag-spray ng pesticide doon sa ating mga aglo, ang ating pong nakalagay or ang ating ginamit is diethane. Ngayon, dito sa ating mga vegetable, hindi natin siya pwedeng gamitin kasi syempre, itong ating mga gulay, kakainin natin to. Hindi naman pwedeng makain natin yung talagang mga pesticide na may masamang epekto. Yun guys, ang isang maganda kung kayo ang magtatanim ng inyong mga gulay kasi alam nyo na ang insecticide or pesticide na gagamitin nyo ay mga organic or yung hindi chemical, hindi makakaapekto sa ating kalusugan pero mapapatay nila yung mga insekto na nandoon nga sa ating mga gulay. So yun guys, ang papakita ko sa inyo. So ito guys, yung nireti natin na gagamitin natin, ito lahat ay galing lang dito sa ating kitchen pero ginamit ko na to, hindi ko na to binabalik dun sa ating kitchen, dito na to sa ating garden maglalalagi. Anyway, kakaunti na naman kasi din ang mga laman nila pero bibili po talaga ako ng para dito lang sa garden natin. And sabi ko nga sa inyo kanina, hindi kasi natin pwedeng ang gamitin dito sa ating mga vegetable eh yung diethane. Kasi napakatapang niya, talagang hindi siya pwedeng ma-ingest natin or makain natin or sumama sa ating pagkain. Kaya itong mga hindi chemical or mga
ika nga ay hindi nakakaapekto sa ating kalusugan ang ating ilalagay, ang ating i-spray dito sa ating mga pilas. Dito sa ating mga pilas. So yun, nag-ready lang ako dito. Ito pa rin yung ating sprayer. Ito guys ay may laman na water. Yan. May laman na yan. Hindi ko alam kung makikita. Nilagyan ko na para hindi ko na isama sa vlog. Makaganto lang ang laman yan. And yung sukat naman nito ay iisa. Halos pag gantong klase ng sprayer ay alam nyo na kung gaano kadami ang laman na tubig. So hindi ko na ipapakita sa inyo. So yun, basta any kind ng water, tap water, running water, or yung kahit mga nakastock niya na tubig, basta yung hindi naman yung madumi, ay pwede po. Pwede. And then, yan. Ito yung ating dishwashing liquid. Kahit ano ding brand. Wala akong, kasi wala naman tayo ini-endorse na brand. So, kahit anong brand ng dishwashing liquid. So, lalagyan lang natin. Then, tansya-tansya lang din natin. Paubos na to. Paubos na. So, kahit mga 3-3 kutsara nitong ating dishwashing. Dishwashing liquid. Nilahat na natin. Pagandahan kasi nga sa ganito, walang problema mapadami. Walang problema mapadami ang inyong paglalagay. Ganon din itong ating suka. Mga 2 to 3 kutsara din. 2 to 3 na tablespoon. Yun. And after nyan, ay isi-shake lang natin or kakalugin natin para mag-mix ang suka at ang ating dishwashing liquid. Bumubula na. Bumubula. Ayan. And after nun, pwede na natin itong gamitin. Pwede na natin siyang gamitin. Hindi ko alam kung bakit. Puno, masyado atang napuno. Or nag-apaw siya, umapaw siya. Dahil nga bumula. Ayan. So, ganun lang. Kalugin nyo lang para mag-mix ng ayos. So, start na nating spray. Dito, unahin natin yung may nakita tayo na nakakapit pa talaga dun sa ating mga sili. So, unahin natin yan. Yan. Yun, laglag. Nalaglag siya agad. Yun, dun siya napunta. Wait. Habulin natin. Habulin natin. Yan. Yun. Tsaka guys, ang dami ding guyam din dito sa ating garden. Oh. Yan o, oh, ang dami ding guyam. Yun o, oh, ang bilis niyan tumakbo. Ang bilis pala yan tumakbo. Akala kong mabagal lang. Yun, akyat siya eh. Akyat siya. Huli ka ngayon. Huli ka. Hindi ka naman invited dito sa ating garden. Eh, ikaw ay punta ng punta. Yan. Patay na yan guys. Yan. Diba? Yun o. Tumalikot ka pa talaga sa camera. Nahiya. Yan. Nakasilip. Yan. Ang kagandahan po nito ating ginagamit na to ay walang problema na mapasobrang dami. Mapasobrang dami. Kasi yan naman nga ay kaya sa hugas. Kumbaga mahuhugasan niya. Kasi dishwashing lang naman ito at saka suka. So, spray na din natin para hindi sila lumahayan. Para hindi na sila matuwang puntahan dyan. Yan. Spray na din natin itong ating mga katabi na aglaw. Yan. Buti hindi binukbang yan. Ang gaganda na ng ating pink valentine. Buti hindi sila ang minukbang. Yan. And then, ito. Itong ating mga seedling. Sprayan na din natin. Wala na naman dito. Kaso, yun o, oh, naubos na yung dahon. Yan. Yung kamatis yan. Kamatis naman guys yan. Natin, ang dami nating tunla dyan. Kasama na rin nating sprayan ito. Ito ang ating mga aglaw.
maguyam eh, maguyam dito sa garden. And isunod natin ito. Umikot na ako dito sa garden, dito lang naman ako nakakita at saka doon. Yun oh. Nasa ilalim. Yun. Dahan-dahan tayo ng pagtikwas ng mga dahon. Kasi baka meron tayong mahawakan. Nasa ilalim siya. Kanina nasa ibabaw, ngayon nasa ilalim na. Kailangan hindi talaga makita. Ayaw pakita. Basta nandyan sa ilalim na yan. Yan, tiyan. Nandyan niya. Charan. Nasaan ka? Taba. Yun. Nay. Labas ikaw. Labas ikaw. Yun. Yun. Umaga pa. Grabe. Laki. Yan. Nalaglag na din siya. Yun. Yun, oh. Yan. Sorry ha, dun sa madudumihin or nakatatakot sa mga ganito. Yan. Marami sila eh. Pero spray lang natin. Yun, oh. Buhay pa pala to. Buhay pa pala siya. Akala ko yun yung napatay ko kagabi. Buhay pala siya. Talaglag na guys sa lupa. Hindi ko alam kung kita nyo. Kita nyo ba nung gumalaw? Buhay pala. Diyos ko. Kala ko talaga patay na siya. Ito lang siguro isang taong patay na. Yun. Patay na yan. Hindi na siya talaga gumagalaw. Pero yung isang yun, hindi pala yun napatay ko kagabi. Buhay pa pala. Biglang lumaglag. Oh, dami nilang pinagpupuan. Dami na nilang namukbang. Yan, oh, grabe. Nagtago na sila sa ilalim. Ito pa siya. Yan. Pati ka ngayon sa akin. Yan. Talagang pinasawaan natin sila. Laki. Hindi ko alam na out of focus. Ayoko si silang yung patay ng ano, ng pipiratin. Ayoko. Yan o, lalaki ng kanilang ano bang tawag dyan? Buhok? Lahibo? Yan. Hindi na siya gumagalaw. Wala na siyang laban. Yan. Wala na. Yan. Ganun lang guys ang ginagawa ko. Ang dami nila. Parang pinagbahaya nilang itong ating ano, gloryosong pinagbahayan nila. Spray na lang din natin kahit hindi natin makita. And spray na din natin itong aking labanos. Ang labo pala ng aking camera. Wait lang, punasan ko kayo. Ang labo pala, siguro nabasa. Nabasa siguro. Yan, spray na natin lahat ng ating madaanan. Yan. Kasi ito, kumbaga, pang ano na agad natin. Hindi na natin kailangan yung sila ay mapuntahan pa. Prevention, ika nga. Yan. Prevention is better than cure. So yan, spray na na din natin ito. Kaya pala hindi ito gumanda. At hindi, ang yabong niya kasi eh. Ang yabong niya, kung mapapansin niyo, pero talaga hindi siya magbunga. Hindi siya magbunga, oh.
namumukbang yung kanilang bulaklak at saka yung kanilang mga dahon-dahon. So ito yung gamit natin. Hindi siya nakakatakot na makain natin. Hindi kagaya talaga dun sa mga malalaking farm. Talagang ang kanilang ginagamit, kasi malaki ang kanilang puhunan, talagang gagamit sila ng yung matatapang na kemikal. Kasi hindi talaga pabubungahin ang kanilang mga gulay kapag hindi ganon. Ang kanila, malalawak yung kanila Kumbaga malalaki. Hindi nila agad yun mababalikan. Yun, isang sprayan lang nila. Ay, kumbaga ilang buwan na ang effectivity niya or yung pagiging effective niya. Ilang buwan na. Itong ating kasi, pwedeng after a week or after 2 weeks, mag-spray na ulit tayo. Yung kanila, kumbaga, malawak yung farm. So, ang isang araw na pag-spray nila ay ubos kung ang gagamitin nila ay yung hindi matatapang yung chemical na gagamitin nila. Kasi lugi sila malaki talaga malulugi sa kanila kapag hindi bumunga ng maganda. Unlike kung sa sarili mo lang na garden, ay pwedeng ganyan lang. Kumbaga, tsaga-tsaga mo lang. Okay lang na gamitin natin yung mga organic. Yan guys. Sprayan na din natin itong iba. Ubusin na natin ito. Ito kahit ganito lang siya kaliit, ang dami nitong nai-sprayan. Ang dami na niyang nai-sprayan. And nga pala, ipakita ko sa inyo. Itong ating rubber plant. Yan o, kung mapapansin nyo, minarkot na natin. And yan guys, ay ipakikita ko naman sa inyo sa ating next na vlog kung ano yung ating ginawa. Yan, minarkot na natin yan. Kasi, ang balak nga natin ay iuusod na natin nga yan ng hanggang doon sa dulong yun na may kawayan. Kasi maluwag pa itong space na to Yan, madami pa din tayong mga aglaw na nakalagay dyan. At itong ating philodendron na lemon lime, andyan pa din. Yan. Yan o, ang ganda rin ng ganyang view. Na parang siksikan lang sila dyan. Ang gandang tingnan. Kumbaga ay nag-create sila ng jungle dyan. Pero yun nga, kailangan natin ng space. Kaya tatanggalin natin dyan yung malalaking mga rubber plant natin. Yan, pagtatanggalin natin dyan. So yun, na-spray na natin itong diretso natin ito. And i-share ko nga pala sa inyo yung ating bougainvillea dito na in ICU yan. Medyo yung iba dyan ay ating pinasingaw na kasi more than 1 month na sila dyan or almost 1 month. Basta 1 month. Pinakamatagal na ang 1 month and 1 week. Parang 1 month pa lang. Yan. Medyo pinasingaw ko na yung iba. Inutay-utay ko na sila na mabutasan. Pero ating tatanggalin na yung pinaka buhol nila o yung pinaka plastic nila dyan sa ibabaw. Utay-utay guys, una muna is bubutasan nyo na ganyan para medyo sumingaw siya. Tapos after nun, saka nyo pa lang siya totaling bubuksan ng bukas na bukas. Ito bukas na to, pero hindi pa ganun talagang open na open. Kasi kapag siya ay direktan yung binuksan naman, ay maninibago din siya. Kasi iba yung temperature or iba yung steam nila doon sa loob ng kanilang plastic compared doon sa kumbaga agad ay bubuksan sila ng bukas na bukas. Kaya yan ang ginawa ko. Pinagbubutasan ko lang muna or kung tinanggal ko man ang buhol, nakaganyan lang siya yung medyo may singaw na kaunti. So yun ngayon, tatanggalin na natin itong napasingaw na natin. Look yung loob nila. Yan nagsuluyan na. Sumuloy na sila dyan. Yan. May mga suloy na sila sa loob. Or may mga na-produce na sila ng bago mga dahon. Yun. Tanggalin natin ang mga plastic na yan. So, pagbubukahin na natin ito. Yan. Pagtatanggalan na natin sila ng plastic. Dito sa amin guys ay medyo maulan. Sobrang maulan. As in, lagi ang buhos ng ulan ay ang tindi. Yan, ito na pangasingaw ko na to nga, kaya ngayon pwede na natin silang diretsa na bukas kasi kung kita nyo, wala nang moist
dito sa loob ng kanilang mga plastiko. Wala na. Natanggal na yung moist nila. So, ibukasan natin to ng diretso. After a month, yon, pwede nyo nang i-check. Ito din, na-open na din natin. Napasingaw na din natin. So, i-open na natin ng diretso. Ito, kung kita nyo, mamoist pa yung loob ng plastic niya. Hindi pa natin niya nabubuksan. So, bubuksan natin. Punitin lang natin yung kanyang plastic sa ibabaw. I see you guys yung tawag dito. I see you. Para yung moisture niya ay kulub lang. Nakakulub lang sa kanya sa loob. Yan. Inopen lang natin na ganyan. Ito naman, na-open na natin. So, i-direkta na natin ng bukas. Yan, oh. Yan. Ito, open na din natin. Before, i-diretso na din natin ng bukas. Yan. Ito, maganda ang growth nitong sangto. Papakita ko sa inyo later. Oh my God. Ang hirap umungkot. Naiipit ang bilbi. Ito din. I-diretso na din natin ng bukas. Pero itong mga hindi pa, yung kita nyo, tingnan nyo. Kahit ako sa inyo naman, lapitan. Yan, oh. May moist pa siya sa loob. Nagmo-moist pa siya sa loob. So, yan. Bubutasan lang muna natin. Para makasingaw siya. Pero, hindi yung malaking-malaki. Kasi, mabibigla siya eh, diba? Para din tayo, pag yung galing sa aircon, ang sama ng pakaramdam natin pag agad ay direkta sa initan. Diba? Ang sakit sa ulo. Ito, ganun din yung mga plants natin, guys. Kapag sila ay mga kulob na kulob, pahahanginan lang muna natin sila ng kaunti. Huwag agad diretsyong bukas lahat. Ito din, yan o, mamoist pa. Mamoist pa yung kanilang mga plastic. So, ganun din ang gawin natin. Yun. Ibuyang-yang lang natin ng konti. Ayan. Butasan lang para makasingaw lang. Tamang makasingaw lang. Ayan. Lagayin natin ulit yan. Ito ding isang to. Ayan. Naka-close pa yan. So, butasan lang natin din. Ilan pa to? Kasi tinesting ko na nga silang silipin nung isang araw. Kaya itong mga naunang to ay ating binutas na. O yung kumbaga ay tinignan ko na yung loob and yun nga nakasingaw na sila, then ngayon direkta na talaga na open na sila kasi tingin ko naman ready na sila. So ipapakita ko sa inyo guys, ipiflip ko na kayo ng para mas makita nyo ng mabuti. So yan, diba ang dami na niyang suloy dyan. Nagaling ko lang stand ng ating holder. Yan, ang dami na nilang suloy. Suloy-suloy na yan, no? Suloy na. Kasi yung mga old leaf nila ay nalagas. Nalagas. Or natanggal na, nanuyo na. Ito din, yan, oh. Mga buhay. Buhay yung dating dahon. Tapos may bagong mga pasulpot. Yan. After a month yan, guys. After a month na. Ito din. Yan. Ito. Yan. Diba? Gaganda. Ito, hindi ko masyadong nakitaan ng malaking growth. Pero may suloy din siya. Kita ko ay may suloy din. Yan. Ito, hindi ko alam. Pero may suloy din yan guys eh. Yun. Ang hirap pa lang siya makita sa camera. Hindi pa siya ganun ka-visible sa camera. Yan, kita niyo ba yun? Yan. Umiikot. Yan, tay. Nag-out of focus. Kita niyo ba yun? Yun. Yan. Yan, ang suloy niya. Yun. Dumi na ng kamay natin. Dumi na. Yan din. Mga suloy na din ang iba dyan. And ito, yung bago nating mga pinasisingaw. Yan. Para hindi naman sila magitla. Butasan lang natin ng konti. Mga buhay,
I'm so happy. Buhay sila, buhay. Mga buhay. Yan. Yan. Buhay ang ating mga tinulusok na bougainvillea. Yan. Mas mabilis guys ako makabuhay sa ICU. True ICU. Ako kasi ay nag-try dati ng basta ko nalang tinusok. Hindi ko talaga sila mapaganda. Hindi. Promise. Look oh. Ang gaganda ng kulay niyan. And napanghingi lang natin yung tangkay na itinanim natin dyan. So yun guys, another productive day na naman ang na-share ko sa inyo dito sa ating garden. Kung ano yung ginawa natin dito sa ating garden, yan, sinisilip ko talaga yung ating mga in-sprayan dito. Wala, talagang dead ball na silang lahat. Dead ball na. As in, hindi na sila talaga gumagalaw, na-check ko na din. And yun, pakita ko pala sa inyo para makita nyo. Pakita ko sa inyo guys. Yan, pakita ko sa inyo na talagang siya ay effective. Yan o. Hindi na siya gumagalaw. As in, hindi na. Hindi na siya makapalag. At dahil medyo mahaba na ulit yung ating vlog for today's video, ay hanggang dito na lang po muli. Muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating YouTube channel. And dun po sa hindi pa nakaka-subscribe, ay huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button dyan sa baba kung nagustuhan nyo po ang video natin. Ganon din po yung like. And don't forget to leave a comment. And bye po everyone. Bye po. Ingat-ingat po. Bye-bye.